Hello mga katoma, magandang araw sa inyo, kumusta kayong lahat? Sana'y okay kayo. Welcome sa isa na namang tagayin at tikiman dito sa Pinoy Tumador Channel. Meron tayo ditong Kaiser Lager Beer. 5% alcohol volume, so hindi siguro masyado matapang. Hindi ko pa alam kasi first time natin itong titikman. Made from Austria. Yung Kaiser na yan, Kaiser, yung pangalan niyang Kaiser. Pamilyar sa atin yan. Kasi yan yung mga title ng emperor ng Germany at Austria. So, hindi nakakapagtaka na made in Austria kasi yung title niya, Kaiser. Title yan ng kanilang emperor dati. At yung Kaiser na yan, yung word na yan, ay nagmula sa Latin word na Caesar. So much for the history. Tikman na natin para hindi kayo mainit. Ayan. Ang kulay niya normal. Normal na kulay ng beer. Yellow gold. At mabula. Ang amoy normal beer. Parang nangingibabaw yung amoy ng trigo. Ayan. Yung parang sa amoy mo palang parang mayroon ng konting pait. So, huwag natin patagalin. Tikman na natin. Cheers mga katama. At tulad ng hinala natin, medyo may pait, pero matabang. Diretso na lamunan, wala siyang ganong tapang. Dahil nga 5% alcohol volume siya, so pwedeng-pwede. Pwedeng-pwede sa mga tagayan na kwentuhan lang. Yung walang balak na sabi nga maglupagi. Yung tamang kwentuhan lang. Okay na okay siya. Yung nga lang, medyo may konting aftertaste niya. Yung medyo mabait. Which is normal sa mga beer. Alcohol, walang amoy, walang masyadong trace ng alcohol. So normal na normal ang pagka-beer niya. Medyo bago lang dito sa market dito. This week ko lang siya nakita dito sa paborito nating liquor store. Actually, marami sila na yung mga in-introduce na mga beer. Puro mga medyo mababa yung presyo. Pangmasa ang dating. Pangmasa. Marami silang in-introduce sa market ngayon. Isa-isa natin yan. Yung mga beer na yan. Mga bagong dating. Ano siya? Puro mga high alcohol volume content siya. Mga strong beer. Ito lang yung nakita kong 5% pero karamihan doon mga 8.5 hanggang 12. At mas pinili natin muna itong inumin dahil
may pasok tayo bukas. Baka naman pag yung 12% yung ating ininom, may magka-problema tayo. Kahit pasabihin isang lata lang. Ayan, 500 ml, kalahating litro. Wow, puro bula. At mayroon tayo ditong ginataang gulay, pinaghalo-halo, kalabasa, sitaw, malunggay, talong, na nilahokan ng taba ng baboy. Swabe. Swabing, swabe. Kulang na lang ang palaya para ang datingan ni ginataang pilakbet. Ginataang pakbet. Kaiser beer. Premium quality. High quality, sabi nila. Sabi ng gumawa. Hindi natin kukontrahin kasi okay naman, okay yung lasa. Hindi ganong masarap, pero hindi naman mapait, hindi mapakla. I mean, hindi masyadong mapait, hindi mapakla. So okay siya. Kung makakita kayo dyan ng beer na to, try nyo. At subukan nyo kung papasa sa inyong panlasa. Cheers! Yung pait niya, konti-konti lang, talagang dula sa ano, pinaka aftertaste niya lang. Parang medyo dry yung pagka-beer niya. At ayon sa aking pananaliksik, ang isa sa pang at ayon sa aking pananaliksik, noong unang panahon sa Germany, doon matatagpuan yung pinaka unang the best na beer. Ewan ko lang kung na-fake news tayo, pero yun yung ating napag-alaman sa history. Yun daw, sa Germany daw. Sa Germany nagmula yung masarap na beer. At Germany at Austria magka magkatabi lang yan. Border lang yan. Magka kabit sila na lupa. Border lang na mamagitan sa kanila. So siguro yung beer sa Germany ay naman na ng taga-Austria o vice versa, hindi natin alam. Pero yung kanilang beer halos nagkakapareho. Yung ewan ko lang yung language nila kung pareho din. Kasi neighboring country lang na talaga sila, magkatabi lang sila. Swabe. Ayan. Ang napansin mo lang dito sa beer na to, yun talagang masyado siya mabula. Normally
mabubula yung mga ibang beer, pero mabilis mawala yung bula. Pero ito matagal. Talagang hindi siya nawawala. Kayo mga katoma, ano mga tinatagay nyo ngayon? Sana'y napakasarap na inumili na inyong pinagsasaluhan sa mga sandaling ito. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pakisubscribe na lang para sa susunod na mga episode, sa susunod na mga tagayan, susunod na mga tikiman ay magkakasama na tayo. At muli, paalala lang ng channel na to. Uminom lang ng tama, drink moderately. At be responsible sa pag-inom. At ang pinaka-importante ay yung please don't drink and drive. Lagi natin inulit-ulit yan. Please don't drink and drive. Kasi isa po sa pinakamahalagang parte ng buhay ng mga driver ay yung kaligtasan ng mga pasahero. Muli, from Pinoy Tomodoro Channel, magandang araw sa inyo lahat. See you sa next na episode natin. Bye-bye!